Sumagot si Job. Ika-16 na kabanata. Sumagot si Job, "Napakinggan ko na iyan noon pa. Sa halip na aliwin ninyo ako, lalo nyo pang pinabigat ang paghihirap ko. Hindi na ba kayo titigil sa pagsasalita ng walang kabuluhan? Ano bang gumugulo sa isipan nyo? At wala kayong tigil sa pakikipagtalo sa akin. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, masasabi ko rin ang katulad ng mga sinasabi ninyo sa akin. Pagsasabihan ko kayo at kukutsain pa, pero hindi ko gagawin iyon. Sa halip magsasalita ako ng mga salitang makapagpapalakas at makapagpapaaliw sa inyo. Ngunit sa ngayon, patuloy pa rin ang paghihirap ko kahit ano pa ang sabihin ko. At kung tumahimik man ako, hindi rin ito mawawala. O Diyos, pinanghina niyo ako at winasak ang buong sambahayan ko. Pinapayat niyo ako. Butot balat na lang ako. At ayon sa iba, ito ang katunayan na ako'y nagkasala. Sa galit niyo, O Diyos, sinalakay niyo ako para kayong mabangis na hayop na lumuray ng aking laman. Nagngangalit ang inyong ngipin at tinititigan niyo ako na parang ako'y inyong kaaway. Kinukutsa ako at pinagtatawanan ng mga tao. Sinasampal para hiyain. Nagkaisa sila laban sa akin. Ipinaubaya ako ng Diyos sa kamay ng taong masasama at makasalanan. Maganda ang kalagayan ko noon, pero sinira niya ako. Hinawakan niya ako sa leeg, inilugmok, at ginawa niya akong puntiryahan. Pinalibutan ako ng mga tagapana niya at walang awang pinagpapanat. Tinamaan ang aking bato at ang apdo ko'y bumulwak sa lupa. Paulit-ulit niya akong sinusugatan. Sinasalakay niya akong parang mandirigma. Nagdamit ako ng sako at naupo sa lupa para magluksa. Namumula na ang mukha ko at namumugto na ang mga mata sa kakaiyak. Wala akong nagawang kasalanan at tapat ang aking panalangin. Ang katulad ko'y isang taong pinatay na nakikiusap sa lupa na huwag tatabunan ang kanyang dugo hanggat hindi niya nakakamtan ang katarungan. Kahit ngayon, ang saksi ko'y nasa langit. Siya ang magpapatunay na wala akong kasalanan. Hinahamak ako ng mga kaibigan ko, pero umiiyak ako sa Diyos at humihingi ng tulong sa Kanya. Ang saksi ko ang siyang magmamakaawa sa Diyos para sa akin, katulad ng taong nakikiusap para sa kanyang kaibigan. Sapagkat malapit na akong pumanaw at hindi na babalik pa.